Good morning, good afternoon, good evening, magandang magandang madaling araw. Kung anong oras mo man ito pinapanood, I hope that you are doing well and you are doing good. So this is our first ever video lesson for this animation senior high school module. And if you wanted to watch more of the senior high school subjects, well, I have a different playlist for you guys. Siguro ilalagay ko na lang dito somewhere in the screen. Alright, so if you wanted to have a copy of the module 1 PECS, you may scan the QR code that is being presented on your screen. Okay? Before we proceed to our discussion, I would like you, ikaw na nakikinig sa atin ngayon, answer the motivational activity that I have prepared for you. You may pause this for a while, and you may resume it once you're done. So, let us now move forward. Ayan o, pamain-main na lang po o. Main mo na to. Cellphone, medyo gamit na pero gumagana pa. Ayaw mo ng cellphone, gusto mo ng stylus. Ayan, kung meron kang tablet, oo, gustong-gusto mo. Main mo na yan. Comment mo na sa baba. Ito ang una kong tanong. Have you ever tried selling anything online? Kahit mga pinaglumaang damit o kaya ukay-ukay or online seller through Lazada or Shopee. Nasubukan mo na ba? O sige, kung hindi mo pa nasusubukan, kahit pagbenta na lang ng kaibigan na walang jowa, nasubukan mo na ba? Maybe some of you have tried this already, but maybe some of you ay hindi pa. Marahil kasi iniisip ninyo that selling or business is not your forte, but as an animator or as an IT student, it is an important factor that you learn some of the things na kailangang matutunan sa pagiging entrepreneur. Ayaw mong maniwala? Sige, let me elaborate. Bago natin simulan ang malalimang discussion, let's first identify what entrepreneurs and entrepreneurship is. Ang mga entrepreneurs ay ang mga tao na may kakayahan na mag-evaluate ng mga opportunities sa business. Sila yung mga may kakayahan na makakita ng mga kaching-kaching pagkakakitaan. Sila yung mga tao na may kakayahan na mag-organize, mag-manage, mag-assume ng risk kung lalago ba yung negosyo or hindi. On the other hand, ang entrepreneurship naman ay isang business activity kung saan nagpo-produce ng produkto or service para mapadali ang buhay ng tao. Dito na pumapasok ang PECS o ang PECS. That stands for Personal Entrepreneurial Competencies na mahalaga at importante na kaugalian na dapat mong matandaan at ma-possess. Ma-possess? Hindi yung possess na yan, ma-possess. As in, magkaroon para maging isang successful entrepreneur. Actually, madali lang to. Actually, maikli lang itong video lesson na ito. Kaya, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Let's start with PECS number 1, which is hardworking. By the book, isa raw ang pagiging hardworking sa magandang ugali ng isang entrepreneur. That means working diligently and being consistent about it. At sa bawat pagkayod mo na parang kalabaw, eh, nag-i-improve ang iyong trabaho. But on my personal opinion, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang pagiging hard worker. Instead of working hard, you have to work smart. So, ano po ang pinagkaiba nilang dalawa? Think about this. We have the three employees. They have to move the things or those things from one point to another. Hard workers ba sila? Oo, dahil talaga namang masisipag ang mga yan. Pero, datapwat, subalit, we have this employee who made from this to this. Ang tanong, nagawa ba niya ang trabaho? Absolutely, yes. They were able to move these things from one point to another. Pero ang pinagkaiba nila, eh mas nagamit ng smart worker ang energy and time niya to do something more. Beyond the book, we don't have to just work hard. We must work smart. Next one is being
confident. Ito yung tiwala ng mga entrepreneurs, hindi lang sa kakayahan nila, pero sa kakayahan ng kanilang mga kasama. Dahil alam naman natin, napaka-importante ang tiwala. Tiwala lang. As an entrepreneur, you have to be confident of what you do and on your own ability. Next one, pecs number 3 is discipline. You have to stick with the plan at iwasan ang mga temptasyon. Insert background music. Tukso, layuan mo ako. Gawa tayo ng scenario para mas madali nating maintindihan. Meron kang isang sari-sari store. Hating gabi na at pagod ka ng mag-TikTok. Ngayon, nagutom ka. Ano ang gagawin mo? Letter A. Bibili ka sa mga paninda mo at yon ang iyong kakainin. And letter B. Kukuha ka sa mga paninda mo at yon ang kakainin mo. Alin dyan sa dalawa? Kung ang sagot mo ay letter B, ay Jesus Mario, Sep, you lack discipline. In order to be an entrepreneur, kailangan mong maging disiplinado sa pinili mong negosyo. Next one is the pecs number 4, which is being committed. Kapag ikaw committed ka na, binibigyan mo ba ng time? Nag-e-effort ka ba? At pinagpapaguran mo ba? Kasi ganito yon mga besh. Kapag committed ka na, lagyan mo naman ng effort. Mag-exert ka naman ng time at paghirapan mo. Sige, ikaw rin. Nagtatampo yan. Ganyan din sa business. You have to be committed on what you do and be dedicated or dedicate your time and effort to make your business work. Diba, ang dali niya lang? Let us now move forward to pecs number 5. Anong madalas mong marinig na message sa birthday mo? Madalas natin tong marinig. Huwag kang magbabago, ha? Pero in real life, nangyayari ba yan? Caps lock, hindi. Kasi lahat ng tao o hayop nagbabago, di ba? Kahit nga bagay ay naluluma, means nababago din. Kaya dito, sa topic na ito, kalimutan natin yan. We must have the ability to accept change. Katulad na lang dati, di ba? Kung gusto mo ng food, lumalabas ka para bumili. But now, can we do that? No. Dahil nagbago ang panahon. Thus, nagbago ang pangangailangan ng tao. You have to adapt with these changes and be creative kung paano ka kikita. Speaking of creativity, next one is creative. Since hindi na nga nakakabili ang tao sa labas ng mga pagkain gusto nila, with this, right, you have to do online selling. Sell it online and have them delivered. Sa paraang ganyan, kumita ka pa rin kahit na nagbago na ang way of selling mo. In that way, matatamaan mo na rin ang pagiging profit-oriented. Last but definitely not the least is possesses people skills. Hindi ka marunong gumawa ng advertisement? Hire somebody. Kung hindi ka marunong mag-digital marketing, well, you have to hire somebody. With this, kumikita ka gamit ang skills ng iba. To fully understand this, let me tell you a story. Sa isang probinsya, may iisang batis na pinagkukuhanan ng malinis na tubig ang mga tao na nakatira doon. Hirap na hirap silang mag-igib araw-araw. Actually, nasa dugo na ng magkapatid na Chan ang negosyo. Kaya naisip ng panganay na si Jose Chan na para kumita, mag-iigib siya at maniningil para sa serbisyo niya. Kumita ba siya? Siyempre, oo. Kaya pinagpatuloy niya lang yon. And on the other hand, ang bunso niya namang kapatid na si Jack Chan. Nakaisip din na magandang negosyo ito, ah. Pero iniba niya ang way. Naghukay siya galing dun sa batis papunta dun sa bahay niya at nagbayad siya ng tao na magmamanage ng negosyo niya. Kumita ba siya? Siyempre, oo. Inagkataon na naging busy ang magkapatid na Chan. Naging endorser sila ng online shopping app. So, medyo naging hectic ang kanilang mga schedule. Napabayaan nila ang kanilang igiban business. Ang
Tanong. Tanong ha, tanong, hindi talong. Sino sa kanila ang kumikita pa rin kahit may isa pang trabaho? The answer is si Jack Chan. Oo, dahil kahit na hindi siya nandoon sa mismong business niya, eh ginagamit niya ang skill ng ibang tao para kumita. And that is what we call leverage. Ayan ha, napakadali ng ating topic for this video lesson. With this, ready ka na para sagutan ang ating assessment using this QR code. Now, if this video lesson helped you, do not forget to click like and subscribe. And if you can leave me a comment on the comment section on how this video lesson helped you, that will make me very, very happy. So, that's it, diba? Napakadali ng PECS, our first topic for animation. Magkita-kits ulit tayo sa ating next module na ipapakita ko dito. Bye!